Shoutout kay Matt nga pala. Lupit ng pangalan mo. Uy, shoutout kay Mara. Bilis ah. Shoutout kay Mara Aquino. Bilis ah. Bilis nyo guys ah. Teka lang, buksan lang yung comments. Hindi ko kasi mabasa lahat. Teka, nagdulop yung audio ko. Off muna yung desktop audio. Baka mag-loop. Pause ko lang to. Yan. I don't need you, bro. Ikaw mabilis. Paano ba yung ano? Yung comments lang yung kita? Yung tab na comments lang kita? Ayun! Ito pala, may pop out. Nice one. Yan. Pop out comments. Yan. Analyze while shoutcasting. Real talk na flip-top style yung mabilis. Shout kay Mara. Bilis niya rito sa ano natin. Tawag dito sa live natin. Anyway guys, thank you sa ano. Thank you sa pagtambay. Una sa lahat, tanong ko muna kayo. Anong gusto nyong, ano ba muna? Anong gusto nyong game na ano natin, pasadahan natin? Next play Omega o XA Blacklist? Kasi yung sa NX Play Omega medyo extensive eh. Yung XA Blacklist medyo isang mabilis lang. Okay naman yung Kadita pick sa totoo lang. Uy, thank you. Sino yung nag-send ng ano? May nag-send ng stars. Saan ko nga ba nakikita ulit yung star sender? Pucha, di ko makikita. Ayun. Thank you kay Hitoshi Kami. 20 stars. Uy, shoutout kay Infernal Wing. Kay ano? Kay M. Hiduris. Pabati gamit kalawang kamay. Ice Burn. Naka-streamer setup tayo ngayon. Actually, camera to. DSLR to. Tinetesting ko kung maganda yung quality. Anyway, sige. Pagbigyan ko kayo. Unahin natin si XA Blacklist. Versus Blacklist. Actually, itong ano na to, guys. Itong game na to. Medyo weird to para sa akin. Sa totoo lang. Kasi, una sa lahat, lista muna natin yung mga problems ni ano dito ni execution. Number one, draft problem ni Exe. Number two is hindi na realize ni Exe kung kailan mahina yung lineup ng Blacklist. Ang YSS at Harith, ang hina niyan sa early game. So magre-rely ka talaga sobra sa tank supports. So yan ang number one na kailangan mong isipin. Pag ito yung gamit ng Blacklist, no? Problema kasi, binigay nila yung Matilda. So, number one problem nila yan. Sa drafting pa lang, tagilid na sila, okay? Tagilid na sila sa drafting. Sana okay lang yung audio ko, no? The fact of the matter is, binigay mo yung Matilda kay Blacklist. Actually, kailangan ko yung draft nito, eh. Teka lang. Kurin natin yung draft. Yung may draft. Okay. Ito ba? May draft pang kasama to. Iba kasi dumediretso sa game, eh. Pangit yun, eh. Kailangan nakita yung draft. Legit. Buto ba, dito na lang sa ating panoorin sa ano ML page. Yan. Yeah. Ay, sana di ako ma-report. Kaya lang. Yeah. Oy, huwag ka mag-play. Putik na commercial. Yan. Okay, guys. Ito. Tapusin ko na yung draft, no? Para mabilis ang ano natin. So, ito. Dito ako nabibirduan sa totoo lang. Yan. Yeah. Okay? So, pag-usapan muna na natin ulit yun, no? Pag-usapan muna natin yung draft ni Blacklist versus Execution. Okay? Selena ban, Diggy ban, Johed ban, Estes ban, Baksha ban, Rafaela ban. Okay? So sa Execution dito, tinatanggal niya ng hero si ano? Tinatanggal niya ng hero si Venus. Okay? Si Blacklist, normal ano lang yan. Normal ban lang with Selena, Johed, actually yung Baksha, medyo integrated ban, no? Pero ang ginawa ng Blacklist is, actually, kailangan natin makita yung order din pala, no? Ang ginawa ni Blacklist is first pick niya si Matilda. Okay? So, Execration, pinalusot talaga nila itong hero na to, no? Trinade nila yung Matilda. Siguro, under assumption sila na, okay, pwede pa naman tayo mag-Sylvana, ganyan-ganyan. Actually, di nga pinansin si Sylvana dito sa game na to. Pero, you don't give out Matilda just for free. Okay? Ang nakuwang trade ng Execration, teka lang, naan ko lang music. Medyo malakas yung music, eh. Ang nakuwang trade ni Execration is... Ayan. Ang nakuwang trade ni Execration is Alice and Paquito. Fine, sige, Alice, Paquito. Itong dalawang heroes pa lang na to,
nasa isip na ni Blacklist, shit, ang sarap magharit dito. Okay? Ang sarap magharit dito. So, knowing na libre yung heroes ni, ano, libre yung heroes ni Oheb tsaka ni Wise, they instantly picked up the Wises and Harith. So, first three picks pa lang, talo na si Blacklist, no? First three picks pa lang, talo na si, ay, si Execratio, talo na si Exe. Kasi binigay mo yung Matilda, binigay mo yung Wises, binigay mo yung Harith. At ang masama pa doon, Harith Gimpa, okay? If you're drafting against Blacklist, you have to know na yung first two picks mo ay hindi pwedeng counterable ni Harith kung ibibigay mo yung Harith. And Execration, they picked up a Paquito and Alice, two heroes that don't do shit against Harith. So, insta pick to for Blacklist, sa totoo lang. Automatically, automatic pick up yan yung YSS tsaka Harith. So, kinuha nila si Popalin Kupa after that. Execration, siguro iniisip nila na, okay, i-block natin yung heroes ni Venus. Problem is, may Matilda na, okay? May Matilda na. Hindi ko maintindihan. Okay? So, okay lang naman. Okay, sige, fine. Baka nilalaro talaga ng Execration yung Popalin Kupa, di ba? We don't know. Pero ang daming viable na support against Blacklist. There's a Matilda, there's a Harith, there's a YSS. Lunox comes to mind. Di ba? Lunox comes to mind. Even Kagura comes to mind. Farsa comes to mind. Di ba? Although, medyo egul kay Harith, no? Pero Farsa comes to mind. Popalin Kupa, sige, fine. Okay. Baka talagang idea nila is kunin na natin yung support. Ikuha tayo ng support, pwede gamitan ng Etomax, and pwede rin pang blackout sa heroes ng Blacklist. So, that's negating the idea na naka Matilda na si Blacklist. After that, proceed tayo sa ban, Execration. Okay, again, target banning. They banned out the Tigreal, and they banned out the Atlas. What else comes to mind? Marami. Marami pong mapasok sa isip ko. Okay? Shoutout ulit kay Mara. So, binan na Execration yung Tigreal tsaka yung Atlas. And okay lang naman to. Sa side ni Blacklist, medyo kulang na rin naman ng hero si Esson. Probably Franco na lang yung iniisip ni Execration na nagagamitin ni Esson. Kasi Franco is, Franco is good. Pero, hindi siya ganito klaseng lineup na Exe. Okay? Franco is actually bad in this kind of setup for Execration. So, kaya tinanggal nila Tigreal tsaka Atlas. Blacklist, tinanggal nila lahat ng natitirang jungle. Kasi pag tinignan nyo yung first three picks ni Exe, okay, Paquito, Alice, and Popalin Kupa. What they lack is jungle, okay? Jungle lang nawawala sa Execration. So, Blacklist easily takes out Claude and Ling. These are two good picks. Ling is good against YSS, good against Harith, good against Matilda. Claude is essentially one of the best junglers in the game just because of the fact na ikaw ang pinaka-ultra late game presence. Shout out kay Hux. Ikaw ang pinaka-ultra late game presence sa game. So, remove Claude. Diba? So, the remaining options were Bruno, Granger, and a possible jungle Hayabusa. The least good option or the worst possible option that you can ever pick for Execration is actually Hayabusa. Granger could have been good, honestly. Granger could have been good. Bruno, medyo eh. Okay? Medyo eh. Pero wala na kasing ibang funnel yung Execration. Kasi nga, nalimit na. Tinanggal na ni Bonchan yung dalawang funnel na maganda. Okay? Then, they picked up the Hayabusa. Okay, sige, fine. Execration. Baka iniisip nila na, okay, fine, Hayabusa tayo, tapos meron tayo Alice. Baka explain Alice to, tapos kumuha pa sila ng gold laner. We don't know. Diba? Pwede yun. Pwede mangyari yun. Or, gold laner Hayabusa, explain Alice, then kumuha pa sila ng last pick jungle. Do keep in mind, last pick si Exe rito. Last pick si Exe, okay? Ulit-ulit ko sabihin yun, last pick si Exe rito. Blacklist picked up Kufra. Actually, dito na-surprise ako, no? Ito yung brilliance ng isang magaling na drafter. In this game, walang gagawin si Paquito because of the presence of the Kufra. And at the same time, Kufra is good against Popalin Kupa. Why? If you try to set up against a Kufra, Popalin Kupa ka, tapos ganito yung klase ng composition nyo, matatalo lang kayo ng Kufra. And at the same time, he can sustain, no? Kahit makagat siya ni Popalin Kupa, wala siyang pakailan. Pag nagdikit-dikit kayo, ma-ulti ang kayo dyan, ma-flickeran kayo, lahat kayo mapapaforce mag-purify. Pero ang galing nga ni Esson dito eh, actually. Sobrang galing ni Esson dito. Hindi ideal yung mga pasok niya, pero makes sense. Mamaya makikita niya yan. Pag sinabi kong hindi ideal, papasok siya, not to set. Just to make sure na hindi naman ipapurify ng kalaban to, pero it leads to kills. Okay? So, Blacklist picked up the Kufra. Good against Popalin Kupa.
good against, insanely good against Paquito, actually. Kanina ko lang din napansin to. And they picked up a Benedetta. Saan ka nakakita ng draft? Na Benedetta lumulusot sa last pick. Okay? Benedetta lumulusot sa last pick. Shoutout sa, ano, shoutout sa 1K viewers natin. May Roger. Actually, I don't agree with the Roger pick here. It's bad in this game because they have shit early game, honestly. They have shit early game. Popolin ko pa Roger, tapos Paquito, one of the shittiest early game you can ever pick on a lineup, no? Makawawa si Roger doon. Baka mag-farm lang, okay? Baka mag-farm lang yung Roger ni KLVJ. I agree with the Hayabusa pick. It works kasi yung concept niya, kayang labanan yung Blacklist International. Granger could have been the same thing. Bruno could have done the same thing. Pero Hayabusa was the least option, no? Was the worst option that you can ever go for. Si, by the way, shout out kay Aspect yan, si Joshua Tating. Blacklist International picked up the Benedetta, syempre, just to solidify their draft. Meron na kayong Kufra, meron na kayong YSS, meron kayong Harit, meron kayong Matilda. What you lack is XP laner, okay? They picked up the Benedetta. Execration decided to go for a Uranus for some reason. Just so you know, it's bad enough that you're picking Uranus against a Benedetta. Number one, kakatangka lang yan. And you don't want to be playing into that against, as a Uranus. Ayaw na ayaw mo yung Kalain na kinakatan ka. As much as possible, gusto mo 1v1 kayo. You picked it into a Matilda, which has one of the best zoning capabilities in the game, and you picked it into a Harith. Harith is exceptionally good against Uranus, no? Even though some games, parang pwede magbaliktad yung matchup na yan, pwedeng sabihin na si Uranus yung panggulo kay Harith, pwede yun, di ba? Pero this game, this specific game, Harith is essentially a monster. Kasi walang hold sa kanya, walang papatay, wala siyang problema sa lane. He can lane against all three heroes of against all three cores of Execration. Essentially, binigyan mo ng free games yan. Free games si Execration. Actually, maganda suggestion. This could have been a lapu-lapu game then as well. Diba? Gold lane Alice, XP lane lapu. So, Execration decided to go for Uranus. Okay? Problem with Uranus and Alice on the same lineup is that they both do the same thing. Wala kayong core na sasama kay Hayabusa para lumaban. So, if you decide to fight with Uranus, you have to know the core matchups. Lugi ba ako kay YSS? Lugi ba ako kay Harith? Yes, they can easily burst me down. Especially with a Kufra, no? Kasi kapag na-control ka rito at nahuli ka nila walang stacks, wala kang regen, ano ka, burstable ka. So, again, the problem with Uranus and Alice is that they both do the same thing and hindi applicable yung ginagawa na itong dalawang heroes na to against Blacklist International. So, yun yung number one na problema nila. Draft pa lang, talo na sila kay Blacklist International. Okay? So, if ipi-play natin yung video, by the way, thank you sa mga nag-i-stay talaga, no? Thank you sa 1,000, guys. Thank you sa 1,000. So, pag-play natin, mararamdaman nyo na parang medyo shit talaga yung early game ng early game ng Execration. Skip natin, no? Rinig ba ako, guys? Rinig ba ako? Ay, 8 minutes na pala to. O nga pala. Yan. Play natin, guys. So, makikita nyo yung score, 4-1, tapos yung gold lead, laki, no? Sa side ni, laki sa side ni Blacklist. One big problem that Execration will face in this game is that Popol and Koopa will be underutilized by a lot. Okay? Ayan, nakakuha sila ng kill, pero still Blacklist leading all the way, no? Okay. Rotations. Siyempre, kailangan natin pag-usap yung rotations. Yeah. So, makikita nyo rito kung gaano kahina yung Paquito and Popol and Koopa, no? Kaya silang i-bully ng Matilda mag-isa. Matilda lang. Enough na para zone out sila, no? Matilda lang. Actually, ito yun, no? Ito yung hindi ko na-get sa game nila against Aura. Kasi yung Aura, meron silang joined Matilda, nag-leash sa YSS. This time around, si Venus, alam niya kung paano i-maximize yung presence ng hero. Look at this. Na, ang hirap. Ang hirap nung sitwasyon nila sa mid lane kasi yung Paquito, hindi kaya i-contest yung dalawang heroes ng Blacklist International. Tapos si Edward, sa may top lane, actually, ito medyo crucial to, no? I don't like the support emblem in this game. Kay Uranus, naka-average si Uranus this game. Mind you, look at the three heroes of Blacklist International. These three heroes are very mobile. YSS, Harith, and Benedetta. Paano mo didigitan
etong mga hilos na to, I get it, you can ano, you can stick with the Benedetta. Pero sobrang daming damage, sobrang laking damage output yung ano, yung tatangkapin mo para lang doon sa 10 additional gold, no, sa avarice. And at the same time, pagdating sa clash, nonsense yung avarice mo. Actually sa Indonesia na uusa yung Uranus na tank emblem, no. So this is either ano, either ignorance sa lineup na kalaban or lack of research. Kasi you can play Uranus tank emblem. Okay, you can play Uranus tank emblem. And it could have been good against Blacklist International kasi you can soak up a lot of damage. Probably yung item build up ni Renjo dito is first item Oracle, then Book, then Dominance Ice, then Antique Keras, then Athena Shield Immortality. That's it. Diba? Tingnan natin yung ano, tingnan natin yung item build up ni ano sa huli. Tingnan natin yung post game stats. Yan, tingnan natin yung item build up ni ano no. Item build up ni Renzio. So, he went for the Oracle, he went for the Book, he went for Brute Force. Okay, sige, fine. Medyo okay naman yung ano, medyo okay naman yung item progression niya. Pero tignan niyo yung stats, guys. Tanso si Renzio. This is not because of the incompetence of the player. This is actually the nature of matchups. You are against a YSS, a Harith, and a Benedetta. These three heroes will always play around you. They will always kite you. And hindi ka makakadikit. Hindi mo magagamit yung avarice mo. Sige, fine. Gamitin mo yung avarice mo kay Kufra. Pero dinidikit mo si Kufra. That's a big problem. No? Big no-no yan. Mapapapurify ka pagkatapos niyan. Okay? So that's one crucial problem na kinaharap ng Execration. Matchups, talo sila. Okay? Again, that is because of the draft. Ano to? Yeah. Okay lang yan, guys. Yan yung, ano, yan yung mga comments dyan. Actually, yan yung mga, para sa akin, yan yung mga masarap basahin, yung mga negative comments. Kasi at least it gives me pointers to improve. So ito, again, makikita nyo na medyo walang silbi si Chakno, no? Tsaka si Eto Max sa early game. Kasi nga, ang hina nung tank support nila. Very crucial yan. Pag sa draft, nakikita mo, ang hina nung tank support, what the other teams do is that they play very aggressive on the early game. No? Kapag kunari, Joe and Diodoro kayo, tas ang kalaban nyo is Akai Farsa. Shit! Diba? Shit! wala kayong gagawin sa Joy Diodora. Pag nakita kayo ng Joy Diodora, pag ano kayo, pag tatalo na kayo nun, okay? So, lugi kayo talaga dun. So, ito yung ano, si Renzo sa may top lane. Lugi siya sa Benedetta because of the matchup and yung understanding ni Edward din sa, ano, sa lane, no? Naka-average si Renzo, so as much as possible gusto niya dikita sa Benedetta and he soaked up a lot of damage. Although, ano rin naman yan, medyo mechanics na yan. Pero, nagkaroon ng lead. Nagkaroon ng lead si Edward. This is really crucial for this lane, no? Remember, XP lane to. Sinong mauna mag-level 4 dito, napaka-importante niyan. Okay? Napaka-importante niyan. Bakit? You're in the XP lane. Ang trabaho mo sa XP lane is makuha yung level 4. Once mo makuha yung level 4, you clear the wave, get out. Diba? Do something else. Okay? Anong rank ko sa ML? As of now, pa-legend na ako, pero nag-mythic naman ako before, no? So, I know my shit. So, hindi ko pa na-XP lahat. Pero, on paper kasi pwede mong basahin kung ano ba, sino mapanalo sa matchup. Pero, pwede, ako, nagtatanong ako sa pro player. So, tingin mo, sino makakatalo kay Paquito sa lane, di ba? Kasi hindi naman pwedeng dumating yung MPL, hindi ko alam yung matchup ni Paquito Benedetta, di ba? Kasi pag sinabi ko na, Benedetta is actually good against Paquito, then shit, takin na mukha akong tanga, di ba? So, tinatanong ko yung mga players, ano bang itsura ng matchup ito? I always do that shit. Okay? So, ito specific matchup na to. All three heroes on the side of Blacklist is actually good against Execration. Okay? So, cleared out na yun. Yung tatlong heroes ng Blacklist, they're good against Execration. Look at this shit, di ba? You can predict this if you know matchups. Tingnan nyo yung Kufra tsaka Matilda. Chakno can't do shit, di ba? Patay siya. Okay, sige, fine. Si Venus mapapunish dito, but essentially, Blacklist is capable of playing this way. Kaya nilang mag-play nang sobrang aggressive against Execration. So, even though nakakuha ng kills kay LBJ, that's actually Blacklist overextending. This gives a lot of farm to YSS and Harid kasi na-open up yung mapa. Isipin nyo, yung Execration, dahil kinokontest nila yung Kufra tsaka yung Matilda, hindi nila magalaw yung dalawang side lane. And they have to do that move. Kailangan yung Execration galawan yung dalawang side lane. Why? Because nature of matchups. Talo na nga si Alice at Uranus kay Benedetta at Harith respectively. So, anong solusyon ni Execration? If you have two losing side lanes, you need to rotate with your tank supports. Kasi pag di kayo nag-rotate, matatalo kayo sa gold, matatalo kayo sa XP.
Pero, hindi makarotate ang execration kasi nga, binabalagbag sila nung Matilda at Kufra. Okay? Nagfo-focus si KLVJ, nagfo-focus si Jactus, si Etomax, doon sa lane na binabalagbag sila nung Kufra at Matilda. Okay? So, yan yung ano. Yan yung nagpahirap sa early game nila. That's why, Blacklist International, sila yung ano, lamang na lamang talaga sa early game. Now, this ano, this time around, ito yung mga ano, ito yung mga points ng game na talagang pinipilit na lang nung team, no? Nung kalaban mo. Imagine, Blacklist, they are taking Turtle. Okay? They are taking Turtle. Execution, they wanted to contest. Big no-no. Okay? Big no-no. Una sa lahat, si, ano, si KLVJ dito, even though he can steal the Turtle, who is stronger at this point? Answer is Blacklist. That's it. Answer is Blacklist. Blacklist is stronger at this point. Why? Tank supports. Jack no nandito, si Popanid ko pa kahit sumama siya rito, babalagbagin sila ng tank support ng Blacklist International. So early game, whoever has the stronger tank supports dictates the momentum of the game. If, ang exception na lang dyan is kapag yung spike ng jungle nyo is nag-online na, okay? Sige, fine. KLVJ, he has ultimate here. But, tank supports pa rin ang usapan natin kasi capable din naman si Wise lumaban ng early game. It's a Yi-San Shin, di ba? So this time around, medyo nonsense kumontest actually kasi babalagbagin lang sila again ng tank supports. Makikita nyo rito, guys, oh. Kita nyo, di ba? Kita nyo ba? Oh, kita nyo. Kita nyo, di ba, guys? Tingnan nyo yung ano ni Chakdu. Tingnan nyo yung pwesto ni Chakdu. Sobrang play safe ni Chakdu. Kasi once napasukin niya yung Blacklist, kawawa siya, okay? And ang napahamak pa dyan si KLVJ. Not because of KLVJ throwing, no, or feeding to the enemy, but because of the lack of tank support. Hindi nila kayang labanan yung tank support ng Blacklist. That's why they lost in the early game. Okay? So, yan. After that, ito na yung inherent problem sa lineup na execution. Again, you start asking yourself the question, sino ba mas malak sa late game? Sino mas scaling? Okay? If the answer is Blacklist, so execution, ang gagawin nila dapat is, okay, guys, kailangan natin humarap ng pick-off no matter what. No matter what, kailangan may magawa tayo sa mapa. Okay? Tignan nyo yung XP lead ni Edward kay Renzio, no? Two levels above si Edward kay Renzio. This is a terrible lane already. So, if you want to make something happen, you should look at other lanes na kaya mong lumaban. There's still the Alice that can sustain against the Harris. So, pwedeng ang objective ng XC dito, okay guys, let's try to make a move on the Harris. Okay? Yun ang nasa utak ni ano ngayon. Yun ang nasa utak ni execution ngayon. We have to make a move somewhere on the map. So, yun. Ano to? Kung malakas talaga si Vita, may kumura sana ng team eh. Sana. Teka lang guys ha. Teka lang. Ang cute kasi. Ang cute. Ang cute kasi. Sabi, kung ikaw ang nonsense, kung malakas talaga si Midnight, sana may kumuha ng team sa'yo. Apat yung tinanggihan, ay, di naman. Tatlo yung tinanggihan ko ng MPL. Wala lang. Gusto ko lang bumawi, guys. Tatlong team yung tinanggihan ko ng MPL. And may isa akong team na tinuturuan ngayon. So, wala lang. Bawi lang. Bawi lang. So, ayun. Just to be transparent with you, guys. May isa akong team na tinuturuan ngayon MPL. May tatlo akong tinanggihan, actually. So, ito, no, again, makikita nyo rito yung weakness ng lineup. Execution cannot really contest against the Matilda and Kufra of Blacklist. Tingnan niyo yung pwesto noon, tingnan niyo yung pwesto ng Popalid Kupa. Alam niya, 'di ba? Alam niya na hindi ko kaya sumama diyan. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga pasok ni Eson, hindi siya ideal pero it makes sense. It's not ideal na talunan mo yung tank and use an ultimate pero it makes sense. Why? Bakit? Sino pa bang ibang huhuli ni Eson dito? Si Alice ba? No. Sino pang huli niya? Si KLVJ? No. Diba? As soon as may nakita si Blacklist, tatalon na niya. Okay? So, yun. As soon as may nakita siya, tatalon na niya. Yun ang ano, yun ang, tawag dito? Yun ang nasa utak ni ano, yun ang nasa utak ni Blacklist ngayon, no? You don't need to wait for the perfect target for Blacklist kasi any single target na makita nila, kaya nilang patayin. At hindi sila kaya i-contest ng execution kasi nga, medyo mahina early game nila. Okay? Remind lang, kay Trixie Jade Cabal, hinay-hinay sa mga comments mo, no? Mag-research ka muna. Okay? Tatlong team yung tinanggihan ko at may isa akong team ngayon. Research, guys. Okay? So, ayun. After this, you can safely say, no, na parang
Actually, sinabi ko sa Castles kanina to, pag natalo blacklist dito, 20 pesos. Una sa lahat, ang laki ng lead nila ng early game, 2,000 gold lead sila, and they can outscale the heroes of Execration. So, ano na lang yung mga pag-asa ni ano dito? Ano na lang yung mga pag-asa ni Exe dito? Okay? Number one, pag nag-throw sa blacklist, or find a continuous momentum on your side, no? Pwede mong balagbagin yung isang hero sa side ng blacklist na hindi nila masasagot. Like, for example, ma-pick up nila si ano? Ma-pick up nila si, paano ito? Ma-pick up nila si Haret, tulad na sabi ko kanina. Problem is, tignan nyo yung galaw ng ano? Tignan nyo yung galaw ng blacklist. Hindi na sila nag-iwiwalay. Kasi alam nila, sila yung leading. Sila yung mas malakas. Ano to? Ako ba? Hindi ako relevant. Okay lang. Actually, okay lang sa akin. Okay lang naman sa akin, hindi relevant. Sa totoo lang, okay lang sa akin, hindi relevant. Basta manalo kami. Yun lang. Basta manalo kami. Pag nanalo kami, di ba? Fine. Nanalo kami. Pakay kung relevant ako o hindi. Ito actually, no, magandang turning point of 4X eh. Nakakuha sila ng 3 kills. Problem lang is patay si KLBJ. Honestly, this could have been good for Execration if, no? Ayan, tulad yan. Ito makikita nyo, guys. Teka lang, ha. Yan. This could have been good for Execration if they reset after this, ano, they reset after this engagement. Ang problema, they tried to fight. Okay, they tried to fight into blacklist. Which is namatay si KLBJ. Ang laking ano niyan. Ang laking kumbaga parang ang laking swing niyan to blacklist kasi ano ka na nga eh, one dimensional lang ay lineup niyo. Ito yung mga tinatawag ko one dimensional lineup no. Tsaka single core ka pa. Single core lineup ka pa. Pag namatay yung single core, kapag namatay yung main core niyo sa side ng Execration, automatically yung swing na pupunta sa kalaban niyo kasi blacklist again, sila na kay late game, dalawa pa yung core nila. So after that, parang ang sa akin, dating nung game, wala na guys, tapos na. To be honest. Tapos na yung ano. Tapos na yung, tawag dito, tapos na yung game. Ano to? Ano tong ano? Darwin mod, ano? Teka lang guys, nagbabasa ang comments eh. Oy, di ah, actually dito to yan ah. Yung mga coach naglalaro din. Yung mga coach kailangan din maglaro para maintindihan rin yung matchup tsaka yung mga sinasabi nila. Para may feel din. Ganun. Parang, yun. So, after that clash, sabi ko, wala na guys, tapos na. Kasi, blacklist naman, they are a team that can hold their lead eh. Yun naman ang maganda kay blacklist. Hindi sila yung kunwari, may 5k gold leads, itatapon lang nila bigla-bigla. Medyo methodical din sila maglaro, no? Alam nila kung kailan sila magre-reset, alam nila kung ano objective kailangan nila, and alam nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. This clash, ito yung mga samples ng ano, example ng anong ginawa niyo diyan, 'di ba? Sabi ko kanina, group up, 'di ba? Group up. Medyo weird sa totoo lang itong ano, itong ginawa ng blacklist. Actually, nung nakikita nila 'to, no, nung nakita nila yung purple buff na pa-spawn sa Execration, 'yan. Dapat nag-top na sila sa totoo lang. Sa totoo lang, ha, dapat nag-top na sila. You don't give a shit about the purple buff of KLBJ anymore. You don't give a shit about the mid lane tower kasi dinedepensa lang popalin ko pa yan, popalin ko pa lang naman yan, ang gaganyan dyan, di ba? And your lineup specializes on taking over enemy territories, no? Meron kang Kufra, meron kang Haris, pwede nyong pwestuhan yung objective nyo and you establish a big threat, okay? Meron kang kumaga space. Ito yung territory ni Harit, ito yung territory ni Kufra. Yan ang lakas ng lineup ng blacklist. And when they invaded the space of Execration, sabi ko, holy shit. Sabi ko, holy shit. Okay, baka mag-throw pa yung blacklist dito. So, yun lang. Yung parang, ano lang, yung mga trato lang sa game, yung mga understanding lang. Alam naman ni blacklist na, no, na leading sila. Pero yung move na yon medyo questionable, no? Even though you are in a lead, may mga moves na talagang alam mo na hindi mo pwedeng gawin, okay? Tingnan nyo kung gano'ng kadali patayin yung Uranus kanina. Ay, yung Uranus ngayon. Diba? If and only if, no? Imagine this situation, no? After maclear yung minion wave sa mid, instead of going to the purple buff, they went to the top lane. Si Hayabusa magpo-purple. Sige, pakita natin si Benedetta sa purple buff ng kalaban. Tapos yung Pakito tsaka PNK, syempre tutulungan si Hayabusa para hindi manako yung purple buff. So that is three heroes. Those are three heroes nakita mo sa mapa. Alice na sa baba. So
In what world, pag pinuntahan mo si Uranus, may kasama siyang tao doon, may kasama siyang magde-defend ng tower. Okay? In what world, sa utak ni Blacklist na, guys, kaya i-defend ng Uranus plus 1 to? Wala. Imposible. Una sa lahat, walang naka-arrival this game. Okay? So, knowing na ito yung sitwasyon, nagkaroon ng purple buff si KLBJ. The ideal play was go to top lane, have Benedetta position to the purple buff. Pag nakita niya si Popol and Kupa tsaka si Paquito, wala na guys, Uranus mag-isa sa top lane, matik yan. Kasi hindi mo kailangan gamitin utak mo, hindi mo kailangan ng 1000 IQ or 200 IQ plays. Magbilang ka lang ng hero sa mapa. Kita ni Benedetta yung Hayabusa, Popol and Kupa at Paquito. Yung Alice nasa bottom lane. Go to top lane. Uranus lang yun mag-isa. Tingnan nyo guys kung gaano kadali pinababa ni Harith yung buhay ni Uranus. Napahamak pa sila, nakuha na sila ng purple buff. Tingnan nyo guys ha. Ito, pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo yung mga bad moves no, na ginagawa kayo ng mga top teams. May mga bad moves pa rin talaga sila sa play nila. Basic. Diba? If this happened earlier, this tower has been long gone. No? Anong oras nagpasiklam si Blacklist kanina nung namatay sila sa purple buff? 5:25. Hindi. Simulan natin dito sa yung kinumtas nila yung purple buff. Okay? Yan. 5:10. Kinuntest ng Blacklist yung purple buff. Imagine if they just push top instead. No? Shoutout kay Vince Tyrell Tiglao yan. Shoutout kay Vince. Ayun. So, anyway. Going back. If Blacklist pushed top instead, they could have sealed a huge lead against Execration. Instead of this, no? 7-7 yung kill score, pantay yung gold lead. Even though napatay ni Edward si KLBJ, that's on him, mechanics yan, lupit ni Edward doon. Pero the proper play was push top lane, okay? Tapos i-occupy mo yung mapa na yun kasi meron kang Kufra. Actually, feeling ko nga, kung nangyari yun, kung nakuha ni Blacklist yung top lane tower instead of going to the purple buff, nakadalawang Tori sila. Honestly, even during this time, no, kahit ano pa tayo, pre-10 minutes pa tayo, Blacklist could have easily taken out 2 towers. Okay? 2 towers. Instead of this, di ba? Cleaner game. Pero I still believe na wala, Blacklist game pa rin to. Again, conditions of the draft, sila ang outscaling, sila ang late game, lugi yung Paquito, Popolid Kupa sa Kufra Matilda. This is just a good game for Blacklist, honestly. So, ito pa lang, may problem ka na with giving out Matilda, YSS, and Harith. Okay? Move forward tayo sa game 2. Real talk lang. Move forward tayo kay game 2. Kala nga, nahanap ko yung draft. Yan. Guys, hindi ako sanang babash. Hindi ko hinahate si Execration kahit ayaw nila sa akin. Kahit ayaw sa akin ni Etomax, kahit ayaw sa akin nila Zapnu, wala akong pake, hindi ko sila hinahate. I actually like Etomax. I think highly of the player. I respect the guy. Pero what is the shit? Diba? What is the shit? Same 3 freaking heroes. Matilda, YSS, and Harith. Ay, naku. Dami naman itong sinasabi, masyado ka na nagmamagalig. Saka ka na magmayabang. Ay, saka ka na magganya pag may napatunayan ka na. Nationals, Conference 1, Conference 2. Training ko si Dale. Ano pa ba? Ayun, nanalo sila ng Seaball. Naging drafter na Seaball si Dale. Wala. Konting flex lang. Pero yun nga, ang sa akin kasi parang you lost with the same 3 heroes on game 1 number 1. And then you give them out. You give Benedetta, I mean you give Matilda, you give YSS, you give Harith. Basa lang muna tayo ng comments. Guys, drafting ang naging problema.
Sarap. Ang tagal lang, sarap kasi yun eh. Sarap minsan kasi magbasa ng comments eh. Anyways, hindi ko naman kasi, actually ito guys, ayoko hindi kasi iyabak sa to lang. Kasi number one, hindi ko naman, ano, hindi ko naman, alam mo yun, hindi ko naman achievement yon. Achievement ni SGD yon, achievement ni Dale yon. Pero I was part of it, no? Hindi ko sinasabi na, uy, tang ina. Ako ang, ano yan, ako ang, tawag dito, akin ang sole credibility. Hindi, achievement nila yun guys, kaya ayoko iyabang sa totoo lang. Pero kung gusto nyo ng, ano, gusto nyo ilabas yung pinatunayan, oo, part ako doon, pucha, conference 1, conference 2. Tandaan nyo yung conference 2, almost undefeated sila noon, tinatalo lang nila, ang tumatalo lang sa kanila yung, ano dati, sila Rio, sila Panda, no, yung LPE. Pero yun nga, yung sa akin lang, ayoko kasi piniflex, no? So, sa totoo lang, basta ako, masaya ako pag nananalo kami. That's it. Yun lang gusto ko. Gusto ko manalo lang yung mga team na tinuturuan ko, no? And as of now, medyo masaya pa naman ako. Okay? Medyo masaya pa naman ako. So, teka lang guys, kailangan kong, Exe, Blacklist, Game number 1, Matilda YSS Harith. Game number 2. Oh my god. Ewan. Pero okay sige. Let's give benefit of the doubt, no? To execution. You have Baksha, you have Alice. Actually ito na lang. Ito na lang isipin natin, guys. Let's base it on the premise na pinik ng execration yung Baksha kasi gusto nila makuha yung Baksha for some reason over Matilda, which is, by the way guys, Matilda over Baksha, okay? Matilda is actually good against Baksha. Pero execution, baka comfort pick, no? Baka ano nila to, tried and tested to, baka first pick Baksha gumagana sa kanila. So they picked up Baksha. So naturally, Blacklist will answer with Matilda YSS. Bakit Matilda YSS? Bakit hindi Harith agad? Kasi if they picked up Harith agad-agad, baka makaunti sila na execration. So, let's go for a more comfortable pick. Let's go for a Matilda, let's go for a YSS, okay? By the way, guys, okay lang yan. Yung mga haters at bashers, welcome sa atin yan, okay? Gusto ko marami akong haters para may... Kaya lang ha? Ano muna, real talk muna. Gusto ko mas marami akong haters para mas marami akong paya. Joke lang. Okay, anyway, Matilda YSS, that's more reliable pick, no? That's a more reliable pick. Then, execration decided to go with an Alice and Benedetta. Benedetta is quite decent against, ano, it's quite decent against Harith, actually. Okay? It is quite decent against Harith. The problem is, again, you picked up a Alice. Sinong gold laner ang kaya tumapat kay Alice, guys? Answer, dali. Dali. Guys, anong ginamit? Anong ginamit ni Blacklist sa game 1 na kinayang tapatan yung Alice at na-outskill sa late game? Anong ginamit ni LPE against NXP sa Alice na gold laner? Guys, sagot, dali. Sagot. Harith! Di ba? Harith! Dito umano yung utak ko, guys. Sinusubukan ng utak ko na bigyan ng reason bakit pinipick ng execution to. Okay, sige. Benedetta, it's good. It's decent against Harith. Baka pinalalabas talaga nila yung Harith ng Blacklist. Okay. Then they pick up Alice. Okay, sige, fine. Okay, nandun na ako sa ano, sa part na baka pinalabas ni execution si Harith. Okay? So, ano to? Benefit of the doubt kay execution, big brain play. Okay? Big brain play, sabi ni execution, pare, Alice tayo, tapos Benedetta, para lumabas yung Harith. Okay, sige, fine. Let's move on. Okay? Let's give the benefit of the doubt to execration kasi baka big brain play. Okay? What do they lack right now? They lack a jungler kasi potentially pwedeng side lane ano to, side lane Benedetta and tank Baksha or an XP laner, di ba? That's it. Or a tank, essentially. So marami pang kulang sa lineup ng execration. Which is good. Kasi sa Blacklist, hindi niya alam kung ano ibaban niya. Magbaban ba ako ng tank? Magbaban ba ako ng jungle? But still, ang idea is, the Harith will be facing the Alice. Yun ang set in stone, okay? Yan ang nag-iisang set in stone dito sa draft natin. Ano itong comment ni Eugene?
Ano tong comment ni Eugene? Ano yung ina-up nyo? Ano yung ina-up nyo? Ina-up niya yung comment niya. Okay. Teka, hanapin natin yung comment niya. Ina-up niya. Sayang naman effort niya. Asan yung comment ni Eugene? Hindi kasi pwede yung C-thread eh. Ano yung comment ni Eugene? Hindi ko makita. Hindi ko na makita yung comment mo, Eugene. Hindi ko alam kung... Asan na ba? Anyway, hindi ko na makita guys. Sorry. Hindi ko na makita yung comment ni Eugene. So, ano natin. Mamaya ko natin tignan. Baka makita ko mamaya. Scroll down tayo kay comment section. Ano ba itong ina-up nyo? Ano itong ina-up ni... Pakita nga yung thread sa ano. Teka lang guys ha. Titignan ko sa cellphone para makita. Yeah. Yeah, para makita natin sa ano. Teka lang. Hindi ko kasi makita yung comment eh. Uy. Ito na pala. Teka lang guys, mahahanap ko rin yan. Relax lang. Relax lang kayo, makikita ko rin yan. Ah, ito. Coach, kung kayo magdadraft sa... Pucha. Actually, yes. I'd still, ano. Sinabi ko nga kanina sa post ko, it's still the best strategy against, ano. It's still the best strategy against Blacklist. If you ban out all heroes of Y, Venus, then essentially, ang kailangan mo lang intindihin, YSS tsaka Hare, okay? Kaya nga, let's give the benefit of doubt to Execration, okay? Baka big brain play. Pinalabas talaga nila yung YSS Hare. Kasi baka naman may, ano sila, may counter sila, okay? So, let's move on, no? Blacklist, medyo nahihirapan sila sa pag-ban ng heroes. But essentially, ang kailangan nilang, ang mga sure na mangyayari dito is, Harith will be facing Alice and Execration lack support, okay? Support na lang ang kulang sa Execration kasi yung tank, yung XP laner, yung side laner, di yung paalam yan. Basta set in stone, gold laner si Alice against Harith and walang support pa ang Execration, okay? So tingin natin, Blacklist, banned out the Louie. What's their next ban? Execration, nag-ban ng Franco. Fine, good. Kasi binan nila yung hero ni Eson. Look at this! Blacklist, banning out Lunox. Para sabi ko kanina guys, Lunox could have been in the draft of Execration pero hindi nila pinili. Look at this shit! Tignan nyo anong mga heroes yung dapat ng Blacklist. Hindi ako nakita. Actually, dito pala, no? They banned out Lunox. Ideal. Drafter. Bonchan. Diba? Makes sense. Pakito, binan. Sige, fine. They banned out Pakito because Edward is good with the hero. Honestly, good ban. Okay? Honestly, good ban. Igas? Bakit lumulusot si Johead sa ganitong klaseng draft? Johead. Di, nababaliw ako guys eh. Okay, Execration. Kung ikaw si Exe, anong kulang ni Blacklist? Tank and fighters. Tank and fighters. What do you do? Do you ban out heroes that are good against you? Or specific hero, specific players? Okay? So, it's fine that they banned out Franco and Pakito because it's good against Benedetta. These two heroes are good against Benedetta. Actually, no? Oo nga, no? Yung camera pala, no? Yeah. Yeah. Okay. So, they banned out Franco, they banned out Pakito. It's understandable. Perfectly understandable. Kasi, it's good against Benedetta. Okay? Fine. Good against Benedetta. But you let go of Johead! Honestly, kung ako si Execration, may tatlong heroes ako iniisip ngayon. Johead, Pakito, plus one. Okay? Sino yung plus one na yun? Probably Franco because Essen plays it very well. Johead, Pakito, Franco. Who's the worst player? Who's the worst hero that we can play against? Remember, you have a Baksha and you have an Alice. These two heroes, they hate playing into Johead. Kasi they rely heavily on mobility. Pag tinanggal ni Johead yun, kunwari si Baksha, nahuli mo ng Romorolyo at wala siyang pantakbo, forced to use ultimate. Again, ito tayo sa concept ng forced. Pag sinabi mong forced, you're not wanting to use it, but kailangan gamitin. Okay? Forced ka gamitin. Yung mobility ni Alice, matatanggal yun. Okay?
These two heroes, actually, these three heroes, they hate playing against Johan. Does Alice and Baksha hate playing against Pakito? No, it's just the Benedetta. So, Execration should have just banned Johan. Kasi, all of your heroes are annoyed by the hero. With Pakito, it's just the Benedetta. So, sasabihin mo kay kung sino niya Benedetta, pre, pakitiis yung Pakito matchup na Benedetta ka. Alam ko, lugi ka dyan, pero kailangan mo tiisin. Kasi pag lumusot yung Johan, lahat tayo problemado. Okay? Okay. Good. Johan. Okay. So after this, Execration, they have a choice. They have a choice. Okay? Guys, itong bang tatlong heroes na to, gagawin natin core. Core Baksha, core Alice, core Benedetta. Or, gagawin kong tank yung Baksha, tapos kukuha pa ako ng isang core. Or, gawin natin jungle yung Benedetta, tapos kukuha pa ako ng isang core. Okay? Problem with jungle Benedetta is that you lack damage against Blacklist. And you lack scaling prowess then as well. Kasi, yes, Benedetta is a better late game hero now because of the buffs. Pero hindi siya yung late game hero na hanapin mo against a Wisest and a Harith. Even though he's actually good against both, no? Pero that's the thing. You're against both. Kung Wisest lang to, then it's fine. Kung Harith lang to na final, then it's fine. Diba? Pero the thing is, you're against both. Okay? You're not reliable against both. So magkasama na yan, hand in hand yan. So the option should have been, let's go for a different core. Diba? Let's go for a different jungler. Let's use the, Benedetta as a side laner. Tinanggal naman na natin sa Pakito. Probably, ang matchup niya na natitirang masama sa kanya is Uranus. Diba? Kasi sustainan yung lane na yan and katan ng lane yan. But at least, he'll force out Uranus from Blacklist. Diba? So, pwedeng ganun. Pwedeng golden na si Alice, tank na si Baksha, and XP lane na si Benedetta. Kasi Benedetta is already having a good time. Wala nang Pakito. Okay? Teka lang. Nahanap ko yung pick ng X eh. Angela and Tigre. Actually, eto. Medyo ano na rin ito. Goes with NXP's game din, nung game number one. They went with the Angela. I get it. It's a strong combo. Benedetta, Angela. Alice, Angela as well. Tigreal. I mean, why? There's a Johan, number one. There's a Johan. There's a Matilda. And there's a Harith. So, okay. I imagine this game na... Okay, sige, fine. Baka ang gusto ng Execration, once na lumaban si Blacklist, meron silang Tigreal na mag-ultimate sa gitna. Okay? Meron silang Tigreal na mag-ultimate sa gitna at mawombo-combo sila ng Alice Benedetta. Which, to be honest, to be fair, with Execration, that happened din. That happened in the game. But it's not reliable. Who's your initiate? Alice? Baksha? Diba? Kasi Baksha core to. Remember, this is a Baksha core. And yes, you are sustainable, like super sustainable on Execration, but you lack damage, you lack sustained team fights. Pag sinabi ko sustained team fights, ay prolonged team fights, okay? You lack prolonged team fights, and you cannot fight skirmishes. Iba yung team fights sa skirmishes, guys. Skirmishes is yung mga random shit na nangyayari sa mapa na nag-aaway-aaway yung mga heroes. Ang mga pinapaboran niyan is yung mga assassins, yung mga marksman na kaya lumaban ng early game, like for example, Roger, Wisest. Team fighters are Esmeraldas, Harits, Alice, 'di ba? Benedetta actually good din against skirmishes, pero problem is again, it's hard. It's a hard Benedetta game kasi you're against both Harith and Wisest. So, okay, fine. Sige. I get it. Andiyan yung idea na sige. Isipin natin sustain si Angela, tapos team fight presence si Tigreal. This could work, honestly. If Execration decided to go for an early momentum push. Pag sinabi ko early momentum push, once na makuha ng Execration yung timing niya, walang hingahan. Okay? As in, literal, hindi nila papahingahin yung Blacklist. Pag may nakita silang Torre at wala si YSS doon at wala si Harith doon, they go for that shit. Okay? Honestly, dito sa last pick na to, I would have preferred an Esmeralda, but X-Borg works as well. It's good against Tigreal, good against Baksha, and a good team fighter din, no? It's a very good team fighter, pero I would have preferred the Esmeralda over the X-Borg kasi it's good against 4 heroes
ng execration. Bad against Bach siya, but again, team fighter. Okay? Team fighter yung hero na yun na harap ni Blacklist dito. Kasi, you already have this idea on the side of execration na pang ano sila, pang non-stop aggression, momentum, objective push sila. So, you need some guy na kayang mag-hold ng team fight against these five heroes ng execration. So, Xborg and Esmeralda fits the same criteria. I just would have preferred, Esmeralda. Kahit pa sabihin natin na, oh, Midnight, ang dami nila magic damage, I don't care. That's a use and shit, di ba? May physical damage na. So, okay lang din naman yung Xborg. Honestly, ang naging issue lang ni Edward dito is masyado niyang tinitipid yung ano niya, yung last insanity niya. Actually, makikita niyo rito, no? Although, itong game na to medyo kinabahan ng konti si Blacklist. Kasi ang daming times na nahuhuli si YSS, it's because of the fact na Execration were the more aggressive team. Na ano naman eh, playstyle na to. Ito, pag pinag-uusapan na natin playstyle na, mas aggressive si Execration against Blacklist. Blacklist is not an aggressive team. They are a defensive team. They build around, they build compositions around Wise. So, pag sinabi kong ganun, they build compositions around Wise. Usually, ang laro nito, apatan, limahan, on a specific time, on a specific window. If that is not happening, just playing the map. So, yan ang laro ng Blacklist. Execration, yung type ng team na, uy, Fred, player, hero, labanan natin. So, yun. So, ang ano dito is that, again, may balling naman sa Execration. They can play the non-stop aggressive push. But look at their playstyle, no? They are splitting the map instead of playing as four. You have Alice, you have an Angela, you have a Basha, and you have a Benedetta, okay? Ang problema kasi dito is that they let Blacklist play. Okay? Pinalaro nila si Blacklist. So yan ang naging problema ni Execration dito. Pinalaro nila si Blacklist. And umabot sa point na nag-late game tayo. And late game, who is the scaling lineup? Yes, again, ito. Again, maganda si Benedetta against YSS. Maganda si Benedetta against Harith. But you're not good against both. Okay? So Execration, they still had a chance. Kinaya pa naman nila yung early game. Then again, you are playing the early game. You are playing the mid game as much as possible. You'd want to get out of this game as early as possible. Kasi mas malakas ang Blacklist pagdating ng late game. Okay? Mas malakas ang Blacklist pagdating ng late game. Period. So kailangan madaling-madali ka. Okay? So ang naging problema dito is that wala, nag-late game. Essentially that's it. Kasi nga, pinaglaro ni Execration sa Blacklist. Hindi sila nag-pressure. They didn't control objectives as much. Tignan nyo guys, 11 minutes in, 75 yung kill score, yes. Lamang sa gold ang Execration, yes. Pero sino lamang sa towers? Sino lamang sa towers, guys? Basic. Ano to? Di naman maintindihan yung tanong niya. Sino to? Sino yung sinasabi nyo hindi maintindihan na tanong? Sino si Reynold Kamantal? Shoutout sa'yo. By the way guys, salamat sa pag-tune in. Mamaya NXP. Sino sa tingin nyo mas magaling or on par mag-draft sa inyo na coach? Actually, hindi ko tinitignan sarili ko na na pinakamagaling na drafter. Ang daming magagaling na drafter diyan. Ayoko kasi nagko-compare din ng drafter, no. Ang daming magagaling na drafter diyan, si Dale, si Bonchan, even si Blopsy magaling na mag-draft, no. Ang sa akin lang kasi, ano to? Nakatakip pang map. Sorry. Ang sa akin, ito yung ideal setup, no. Pag tinitignan ko kung paano mag-draft yung mga teams, naiintindihan ko rin yung mga dahilan bakit nila pinipick yung mga hero. Dito na sa game na to, sa XA versus Blacklist, ang dami lang nilang na-miss. Ang dami nilang na-miss na point against Blacklist International. No? There's a reason why they always pick Matilda, YSS, and Harith. So, knowing that, either you play against it or iban mo yung mga heroes. No? So, if you play against it, you're not picking Alice second pick. Or, you're picking Alice to bait out the Harith basta may mga kasunod na Harith counters. Make sense? Diba? Kasi, actually, yun yung style namin ni Dale. Either lalabanan namin yung best strat mo kasi mas madaling basahin yun. Kasi kita namin lahat ng info. Lahat ng mga magagandang games nyo pwede namin tignan, no? Or, talagang wag, no? Kaya nga, ang meme sa amin dati sa SGD, talo game 1, panalo game 2, game 3. Kasi,
pag tinest din namin game 1, sige, try nga natin labanan. Pag natalo kami, ban na namin. ban na natin yan. Hindi natin kaya, okay? Yun yung approach sa, ano, sa drafting. Hindi sa akin galing si Dale, okay? Nagsama kami ni Dale at ano, marami kami pinagdaanan. May natutunan ako kay Dale, may natutunan din si Dale sa akin. Yun yun, guys, okay? Hindi ko sinasabing creation ko si Dale. Pero ang sa akin is nagsama kami, nag-training kami parehas. May parang may collaborative effort kami na ito yung draft natin, ito yung draft natin, ito yung draft natin. Maglaban tayo ng draft, no? May ganun kami. May batuan kami ng ganun. So, si Dale kasi nabatak sa draft talaga, in sobra-sobra. The point na, dati, pag nag-draft kami ni Dale, papel. Okay, may papel, may computer, para lang makita namin yung heroes. Dumating isang point na nasa ulo ni Dale lahat, as in legit, nasa ulo ni Dale lahat. Parang yung ginagawa ko, kasi meron akong tinatawag na, draft variants, okay? Pag sinabi ko draft variants, ito yung ideal lineup ko, maraming variation kung ano yung pwede magbago. Kung naiba yung pick na kalaban, kung kailangan maiba yung pick ko, naiba yung ban ko, may ganun ako. Kumbaga yung sinasabi nating black notebook ni Panda dati, meron kami draft variants, no? Naka-Excel yon, naka-sheet, naka-notepad. Si Dale umabot sa point na nasa ulo niya lahat, okay? Umabot siya sa ganun. As in, ang galing niya mag-predict ng hero, kaya ito kagad yung response niya. May mga ganung ano siya, may mga ganung moment siya. Okay, kaya believe na believe ako kay Dale. Believe ako kay Bonchan kasi sobrang creative niya. Na willing siyang kaya nga feeling ko maganda yung laban ng Bonchan Dale. Kasi si Dale mahilig magbigay. Si Bonchan mahilig tumanggap. Mahilig siya tumanggap, parang sabi niya na, binigay niyo. Sige, pipick ko kahit anong mangyari kasi alam ko ito yung gagawin niyo, ito yung nakahandang counter. So kumbaga parang one step ahead siya. So kaya gusto ko yung labanan ng Bonchan tsaka Dale. Pero eto, yun nga, going back, no, this game, etong game na to, execution, hindi kasi sila naglaro ng sistema. Okay? Pag sinabi ko hindi sila naglaro ng sistema, again, you had the early lead, hindi kayo nag-push na objectives. Hindi nila minaximize yung timing nila against Blacklist International and umabot sa point na in-outskill sila ng YSS at Harris. So, yun ang tingin ko dito sa execution versus Blacklist. Okay? So, yun ang ano natin. Yun ang execution versus Blacklist natin. Now, let's move on to NXP versus Omega. Okay? NXP versus Omega. Yeah. Dami nagsasabi, bias ako dito, pero lang pa kayo. Ayan. Itong draft ng NXP versus Omega, bubo na tayo, guys. Itong draft ng NXP versus Omega, sinabi ko na sa cast kanina to, ideally, for NXP, you'd want to fight. Objectives, fight. You're a team fight lineup. As much as possible, dapat ang hinaharap nyo is team fights. Si Omega Esports, what their lineup does is that they split the map very, very well, no? And ito yung sinabi ko kanina, no? Yung 60-40 rule ko, no? Pag sinabi ko 60-40 rule, whatever happens, the trade is always 60% in favor of this team. Kasi bakit? If you look at NXP, if they fight head-on as 5, and Omega splits the map, no? They're always getting trades. Kahit makakuha ng kill si NXP, who's farming? Ling and 1-1. So they're still winning the trade, no? Nasa kanila pa rin yung resource battle. And NXP, lugi sila kasi as much as possible, sila nga yung may gusto ng resource battle. Kasi they have a Claude. That's it. They have a Claude. Diba? Kailangan mo ng farm. As much as possible, kailangan mo ng farm. So, yun yung naging problema ni NXP this game. All the trades were 60-40 in favor of Omega because of the presence of the Ling. Sinabi kita kanina din, yung Alice... Tsaka yung ano nila, yung Alice tsaka Angela, it was the correct idea. Kailangan mo labanan yung Omega Esports. But, you have to deal with the league kasi may presence din yung 1-1. What I mean by that is, pag lumabang ka, dapat may kapalit na objectives. This Claude is not enough. Wow, parang ano yung kantay na. Claude is not enough. Okay? Maganda yung draft ng NXP kasi it fits the idea na kailangan nilang sagutin yung team fight ng Omega Esports. But then again, you have to worry about the league. Sinabi ko na rin na meron silang link problem. What I meant with the link problem is the capability to split push. Fine, Renegade, siya ang pwedeng umi-split push for NXP. But that's the thing. Renegade is needed in these team fights. So kinulang talaga sila, okay? Kinulang talaga yung NXP sa draft against Omega. That's why sinabi din naman Gene na parang kulang yung Angela, payat sa damage. Si Alice enough naman actually, no? Enough naman. Could have been a different core, no? Pwedeng gold laner din. Pwedeng marksman din sana. Or something like a Hayabusa, di ba? Something like a Hayabusa. Could have definitely sufficed, no? But then again, there's this idea na kailangan mo to main fight. So Alice was forgivable enough.
Angela was a different ano, different problem. Actually, ganda rin kasi ng ban ng Omega dito, no. Tinanggal nila yung Farsight at Eve, I think. If I'm not mistaken, no. If I remember correctly, tinanggal nila yung Farsight at Eve. Ah, Chango. Actually, Eve, medyo hindi maganda rito because of the league. Tinanggal nila yung Farsa. So, this is a heads-up play from Omega Esports. This is them telling NXP na kulang kayo sa damage. Diba? Pinakita na nga ng Omega sa kanila eh. Guys, kulang kayo. You have this insane link problem na hindi nyo masasagot. Binigay naman ng NXP lahat. Pero this is the fault of the lineup. Not because of the players, okay? Batak na batak si NXP. And I think they played really well. Actually, sinabi ko nga, mas batak yung NXP ngayon kesa nung last season. Pero the problem was, again, the link problem. Hindi nila sinagot yung link problem sa draft. Okay? Pero there are things that you can solve inside the game that you might not be able to solve in the draft. Like for example, ipinti mo si Ling. Let the 1-1 farm. Diba? Pwedeng ganun eh. Kasi kung ang problema natin, guys, okay, nakakakuha ng farm si Ling, nakakakuha ng farm si 1-1. Let's just choose one. Sino bang gusto natin ipitin? Si Ling ba o si 1-1? Pwedeng ipitin si Ling, sa totoo lang. Problem was, Hajizi was all over the place. Not because of his playstyle. Well, because of the hero, kasi may talon-talon sa pader. Pero, because of the Pakito and Kagura din. This is now talking about tank supports. Tank support ni next play is Baxia and Angela. Even though Baxia is great at destroying box, honestly, there's no box to destroy against Omega Esports. Kasi if you look at their heroes, they don't care if you invade. Malalaban itong mga to. So, ideally, the early game setup looks like this. Next play, playing defensively because they have a Baxia and an Angela. No, sorry, English lang na English. Next play, medyo defensive nila kasi may Baxia at Angela sila. At Omega Esports, laging nagpo-provide ng vision with Pakito and Kagura. Kagura is actually really, really good against Claude and Alice, no? Well, honestly, against all cash heroes. Bad against Benedetta, though. But yeah, again, going back, medyo defensive yung lineup ng next play pagdating sa early game. Especially with the Claude, they have to protect their farm at all costs. Okay? So si Omega Esports, they have free reign on the early game. Sinabi ko na kanina sa draft, early game momentum is dictated by Omega Esports. Once na mag-pick up na yung lineup ng next play, yung COD ni Alice, level 5 or level 6 ni Alice, Demon Hunter Sword ni Claude, probably 2 items on the Benedetta, and Dominance Ice on Baxia, or Antique Keras, yun, pang-item na yun, then, it's go time. Okay, it's go time na for next play. Still, you have to address the link. Okay? You have to address the link of Omega Esports. Actually, ang ganda suggestion, no? Pwedeng Lunox Gold Lane sana against Omega Esports. Good against Pakito, Esmeralda, even the Ling. Although it's inherently bad against Kagura. It's still fine, diba? Actually good din against the 1-1. But yeah, I really love the Farsa and Chang'e ban from Omega Esports. It just protects the protects the 1-1 or in the overall draft ng Omega, no. So, yun. This was a draft issue, not a problem. Draft issue lang kasi okay naman eh. Okay naman yung nature ng lineup ng next play, no? They want to fight against Omega Esports. Gusto nilang team fight against this team. Na split push na split push. But then again, you have this insane problem of the Ling na hindi nyo makakontest si Ling ever. Ever. Just look at the lineup of next play. How do they stop the Ling from splitting the map? From split pushing and letting the 1-1-3 farm, di ba? Wala. Mahirap, okay? So this is not a mechanics outplay. This is more of a methodical approach from Omega Esports. If you look at this, if you look at this game, saan ba yun? Actually, dito banda yun eh. Tingnan nyo na lang to, guys. Ilang beses nireset ni Cartesi yung Lord, okay? Sige natin kung gano'ng ka-methodical yung approach ni Omega. Yan. So, mag-Lord, okay? This is a Lord attempt by Omega Esports. Look at where the Ling is. Split the freaking map. You can predict this. On paper, lahat ng gagawin ng Omega, pwede mo i-predict. Split the map. Pag nagpakita si Rene J, let's try to fight. Okay? Provided na vision yung Kagura at yung Pakito, let's try to fight with the information that we have. Okay? Nagpakita si Rene J sa bot lane. Okay? Look!
Notice, nagpakita si Renegade sa bot lane. Okay, titirahin nila si Lord, lalabas nila. Okay, kita natin, baka pwede tayo lumaban. Huwag tayo mag-Lord. Reset na natin yung Lord. Okay? So, okay. Ayan, lumapit si Renegade. Pinuntahan yung Ling. Look at where the Ling is again. Split the map. Okay? Pinuntahan pa nga siya ni Haze. Kasi parang ano, gumawa ng heads up play sa Omega Esports. No? Parang, pwede natin patayin itong ano eh. Pwede natin patayin itong Benedetta. But then again, bad matchup. Okay? Bad matchup for Omega Esports. So, once na hindi na sila comfortable with what is happening on the map, they reset Omega. Hindi nila pinipilit yung Lord. Why? Very important aspect to know why they don't take the Lord. Kasi guys, again, sa lineup na to, sino mas malakas to meme fight? Sagot. Sino mas malakas to meme fight? Sa 700 viewers na nanonood dyan, this is a quiz. Sino mas malakas to meme fight? 5v5, NXP or Omega Esports? And with the nature of lineup ng Omega Esports na instead of fighting, they would love to split the map. Instead of head-on 5v5 collisions, they want to split the map. Sino mas malakas na to meme fight? It's NXP. Hands down. NXP. Kahit pasabihin natin may Wind of Nature na si Cortezi, NXP is still the team fight lineup. Yan ang dahilan bakit nila pinick yung Alice para ma-solidify yung lineup, yung team fight presence nila. Okay? So, it's next play. So, kung ikaw si Omega, why in the world would you start Lord when all five heroes are not showing in the map? Diba? Ito yung sinasabi ko na methodical approach, no, na hindi naiintindihan ng ibang players. Pag sinabi kong methodical approach, whatever the game situation is, there's always play for it, no? Kung alam mong mas malakas sa team fight yung NXP, kung ikaw si Omega, it makes perfect sense to just back off. 'Di ba? It makes perfect sense to just back off and just split them up. Continue what you're doing kasi essentially you're forcing NXP to want to fight. Si NXP, guys, tangin na laban na ako, 5v5 na tayo, asa na ba? Si Omega, laban ka na nga sa draft kasi. Split them up! There's nothing guys they can do. Diba? There's nothing else that NXP can do. Kasi pag pinilit nila na, okay, nilaban nila 5v5, wala sila nahanap, pahiya sila, again, Ling problem. Okay? Mauuntog sila sa Ling problem. So, balik tayo sa sitwasyon kanina. If Omega splits the map, okay? If Omega splits the map, Renegade tries to fix it, Ling goes back to the fight, then they engage in a 5v4 fight kasi hindi na 5v5 yun. Diba? Hindi na 5v5 yun. Okay? So, the state of the game is, eto ang itsura. Kahit ano mangyari, lugi sa map control ang NXP. What was the perfect play? No? Alam mong hiwa-hiwalay kayo, pag nag-hiwa-hiwalay kayo, lalaban na kayo ng Omega. Pag naging apat yung heroes ng NXP, lalaban na kayo ng Omega. Anong perfect play? So, ito, medyo quiz time to, guys, no? Kung kayo si NXP, nakita nyo si Ling sa bottom lane, nag-i-split push, what is the play? Quiz time. What's the play, guys? What is the play? Gusto ko yung tumigil yung comments, no? Sa mga pagtatanong kanina. Medyo, parang ano tayo ngayon, online class. I like it. Keep it up. Mag-Lord, abulin kayo ng Ling, di ba? Aabot si Ling sa teamfight. Okay? Aabot si Ling sa teamfight. And may split po siyang kayo. Remember, i-split po siyang kayo ng Omega. Okay? I-split po siyang kayo ng Omega. Start the Lord! Di ba? Start the Lord! Ayan, si Renegade, after this, the fuck is this? Di ba? What the fuck is this? Di ba? Start the Lord! Di ba? Okay, pwede naman yung force Ling to use ult. Pero sa mechanics at level ni Hajizi, that's never gonna happen. Okay? Aakitan lang nila kayo sa pader. Pero, Omega Esports, they have this idea na split push lang tayo, hindi nalag ako kundi si Lord. What if they did? 5v5? Shit! Hindi na natin debate, guys. Shit! Kasi isipin ni Omega, mas malakas sila 5v5. Eh, pag lima bigla pumasa sa Lord. Guys, ano gagawin natin? Split push, tuloy ba natin split push killing?
Or lalaban tayo. 'Di ba? Start the freaking Lord. Guys, are you seeing this? Di ako nagiging OA, no? Pero, kita nyo to, di ba? Kita mo to, di ba? Okay? Who's the stronger team fighter? Sabihin natin, sige. Problema kay Lord is pag hinold mo si Lord, bababa HP nyo. Okay, fine. Sige. That's a valid argument. Okay? That is a valid argument. Pag in-start si Lord, problema sila with their health points. Pull it out. Let the Claude take tank it. Place the back siya here. Kita nyo yung mouse? Ay, kita nyo yung pwesto ni Heath ngayon? Dapat nandyan yung back siya. Mahirap din kasi Lord, behind na behind yung core ng NXP sa core ng Omega, 2K gold gap. Again, I ask you the question at this moment, sino mas malakas team fight? There's a reason why Omega Esports are holding this Lord and not fighting us, not fighting 5v5. This is a team that knows their shit, no? Methodical approach. Sino mas malakas sa 5v5? Kaya niyan, guys. Sino mas malakas sa 5v5? Sino mas malakas sa 5v5? It's NXP. Whether or not there's a 3K gold lead, NXP is the stronger team fighting lineup. So, wala silang excuse para sabihin na lugi kami. Kasi pag tinanong ko sila at sinagot nila, sino mas malakas sa team fight kami, kayo mas malakas sa team fight. That's it. Nothing else. Diba? Nothing else. So, kasi ito isipin nyo guys. Again, bakit ba nangyayari itong state ng game na to? Omega knows this. Mas malakas sa 5v5 ang NXP. That's why they continuously split the map. Si Ling, laging bumababa para ma-force yung reaction to his side, then they fight 5v4 or 5v3. Okay? If you're NXP, you start the Lord, you pull it out, place the back siya on this dot bush. Pag nanlaban sila, then you fight. May back siya. Ito ah, itong moment na to. Kung ako si Rene J, nagmamadali na ako bumalik sa Lord. Nagmamadali na ako bumalik sa Lord. Legit. Nagmamadali na ako bumalik sa Lord. Tingnan nyo guys ah. Tingnan nyo yung itsura ng ano. Tingnan nyo yung itsura ng laro ni Omega. Okay? Nandito sila. Tingnan si Kurt Easy. Tingnan si Kurt Easy. Okay? Nag-reset nila yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Dito na pasama ang NXP, guys. Dito na pasama ang NXP. Sa tingin niyo, bakit natalo ang ano, natalo NXP dito sa ano, next engagements? Bakit natalo NXP dito sa next engagements? Para ano, para ano tayo ngayon, quiz time. Bakit natalo yung NXP dito sa sumunod na engagement na to? Anong ginagawa ng Omega Esports? Anong ginagawa ng lineup nila? They split the map. What happened with NXP? The map was split. Good answer. Good solution. Nawala si Alice sa team fight. Outnumbered. They killed Haze. Sige, fine. They killed Haze. This was a 2v1 situation. Okay? 2v1 situation, the other side, it was 3v3. Actually, 4v3. 4v3. Goodbye, Yaoi. Goodbye, H2O. Ngayon, asan yung team fight ng NXP?
late sa party, di ba? Kasi the map was split. Ito yung sinasabi ko sa inyo na methodical approach. Okay? Methodical approach. It's bad enough na maiwan si Claude sa fight against 1-1 kasi may winter, ay may wind of nature. Pero the worst part is yung Alice humiwalay. Eh kung humiwalay yung Ling, 4 sa 5v5 clash. Shit! Kahit na-respond si Ling, wala na, late na. Yung nangyari sa NXP, yun dapat yung nangyari sa Omega Esports. So hindi ako sa nagpapaka-bias kay Omega Esports, pero anong ginagawa ng lineup ng Omega? Sagot guys, anong ginagawa ng lineup ng Omega? They split the map, di ba? Yan din isasagot nyo. Most probably, kukomment nyo, they split the map. Kasi po, ulit ko na sinasabi. What happened to NXP? The map was split. Systematic and methodical. That's how Omega plays. They don't go for risky plays, no? Kaya kanina, paulit-ulit namin pinapaulit ni Manjin na nire-reset at nire-reset at nire-reset yung Lord. Kasi they're looking for the perfect opportunity. Okay? They're looking for the perfect opportunity. Kasi nasa NXP yung bola. Yun ang hindi na-realize ni NXP. Kaya, kahit sabihin ng comments na bias si Midnight, laong pake. I was rooting for NXP this game kasi nasa kanila yung bola. At na methodical approach sila, na sistema sila. Okay? They have the superior team fight. By the way, thank you sa nag-send ng stars. Thank you, 50 stars. Yan. Shout kay Mara Aquino ulit, nanonood. 1 hour na nanonood pa rin si Mara Aquino. Yan. Shout kay Mara, thank you for sending 50 stars. Again, nasa kanila yung bola. Sila ang team fight. Na-split sila ng Omega Esports. This is a world contender team. You know, teams of calibers like this will always do this shit. If you are superior team fight and they cannot fight you head on, they split them up. Diba? Gets? It makes sense. Diba? It makes sense. Nagigets nyo, guys? Press 1 kung nagigets nyo. Press 2 kung hindi. Press 3 kung napakalupet ng ginawa ng Omega Esports. Press 4 kung sayang si NXP. Ako legit, press 4. Kasi sayang, nasa kanila yung bola, guys. Sila nagdi-dictate ng momentum. At na Omega Esports sila. Guys, sayang, di ba? Hindi ako nagpapaka-bias. Sabi ko sa sarili ko, and halos lahat ng casters, iniisip namin, this was supposed to be a 2-0 for NXP. Pero sa ganitong klaseng level, yung final na ako kanina, yung final na sentiment ko kanina, sabi ko kay Manjin, if you have two teams that are both equally skilled and they have good drafts, like for example, this draft does this draft can do this but also does do this, ito yung itsura nun, di ba? Nag-i-split ako Mega Esports, to may teamfight naman ng NXP. Problem is 60-40 lang kasi kapag tumimfight ang NXP, there are two cores forming on the side of Omega Esports. But essentially, nasa kamay ni NXP ang bola. Okay? Nasa kamay ng NXP ang bola. Pero na world-class caliber sila ng Omega Esports. And this is where system and methodical approach wins you games. Omega Esports, dun sila lumamang. Diba? This was a close game. This was a close game. Pero sana NXP sana. No? Pero makikita mo yung difference ng experience. Okay? May difference talaga ng experience. I'm not saying na talagang mas malakas ang Omega versus NXP. Don't get me wrong, they're both equally good. Malakas parehas ang team na to. It's just that, mas experienced ang Omega pagdating sa mga ganitong situation. They know what to do in these types of situations. So sa mga nagtatanong sa akin, paulit-ulit, ano ba yung methodical approach na sinasabi ko at ano ba yung sistema na sinasabi ng mga casters? This is it. NXP, they're stronger as 5. Omega Esports, what they do best is split the map. Now, you're in the face of the Lord. Paano ka lalaban ng 5v5 against NXP? Quick solution, split the map. If somebody reacts, we fight. Diba? Pag may humiwalay, laban. Pag nabukasan ng NXP, hindi 5v5, laban. That's it. That's the secret, di ba? Sayang, may 300 na nawala nung hindi nila narinig yung secret recipe
No? Yung 300 na umalis, okay lang. Pero para sa 700, ngayon alam niyo na. Now you know. This is experience coming out from Omega. Okay? Game number two. Sige, fine. Game number two. Punta tayo game number two. Game number two. Ganun lang yan, guys. Ganun lang yan. Ganyan mag-isip ang ano. Ganyan, well, ako. Ganyan ako mag-isip kasi. Ano nga ulit itsura na itong game na to? Ah! This was the ano. This was the game na perfect sana ng draft ni ano. Actually, perfect sana ng draft ni NXP. Kadita was a decent choice. Marami nagtataka bakit napapanice ako doon sa ginagawa ni OMG, no? Hindi dahil bias ako, okay? For one, mas ano, tawag dito, mas maganda yung lineup ng NXP in terms of composition. Late game, yes, Omega Esports would still win. Pero yung composition ng NXP is more hybrid compared to Omega. Pag sinabi ko more hybrid, mas marami kasi silang ginagawa at multiple roles yung ginagampanan ng mga heroes nila, okay? Ano to? Sino si John Sanchez? John Sanchez. Ah, mahirap nang ano, mahirap sabihin yan. Kasi mukhang di, ano eh. Mahirap talaga sabihin yan, sino malalaglag. Eto guys, no, maraming nagtataka, bakit ako napapanice. Tingnan nyo itong ginawa ni, ano, tingnan nyo itong ginawa ni Kurt, kay Exhort. Sino yun? Kaya naglalagyo na natin eh. Guys, tingnan nyo ito ah. Again, dito nyo makikita yung experience ng Omega. Alam nila na napakalaking threat ni Exhort. The moment na pumasok si Exhort, nag-miss yung Ocean Oddity. Tignan nyo yung ginagawa ni Kurt. Zaman Force kagad kay Exhort. Why? He's a very important hero in teamfights. Nasabi ko ito kanina, this guy counters four heroes on the side of Omega Esports. If they take him down, it's an easy teamfight win for Omega Esports. Okay? Pag tinanggal nila si Exhort, it's an easy team fight for Omega. Ano sabi ni ano ni Steven Angeles? Ano sabi ni Steven Angeles? Babasahin natin 'yan. Wala tayong papalampasin na ano na pangit na comment. Hirap hanapin, napakataas na niyan ah. Asan 'yan? Steven Angeles. Hirap hanapin ah. Eh, mukhang nasa dulo na. Hirap niyan, sir. Anyway, if they take Exhort down, mas madali yung teamfight na Omega Esports, okay? So, look at this. Kurt TZ, sino pinafocus niya? Si Exhort. Now, wala nang rock waves. Okay? Ay, wala nang ano, wala nang Breath of the Ocean. Okay? Actually, napagbaliktad ko ata. Anyway, wala nang ulti ni Kadita. Look at this. Again, Exhort makes the life of Omega Esports really, really hard. Kurt TZ tried to take down Exhort. Wala na yung skill na magbabalahura sa teamfight nila. Look at what happens. Easy. Eh, kung ayaw niya marinig, di yan siya, guys. Huwag niyo siya pansinin. Yung mga gusto makarinig, nood lang kayo. Yung mga ayaw na makinig, pwede naman, ano, pwede nang umalis. Diba? Opinion ko lang, coach. Eh, Mara, crush ka daw ni, ano, Joker Mike. Si Joker Mike Ponce. Crush ba yun? Diba? This, ano, this set of moves. Si Kurt TZ nag-set up niyan. Simula dito, yung turtle take nila, nag-set up niyan si Kurt TZ. Not intentionally, pero dahil napahirapan din si Exhort, suddenly, yung team part ng NXP humina. Okay?
Tingnan niyo yung movements ng ano ng Omega. Hangga't wala si ano, hangga't wala si Exort, pinapanganish niya na sobra-sobra kasi alam nila wala pang ulti yung Kadita. Ang tagal na cooldown noon, guys. Purple, after that, you take turtle. Objectives. Diba? And look at this. Look at this, guys. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Haji Z, siya lang nasa turtle. Every other guy, look for ano, some heroes. Look for other heroes ng NXP. Look for other heroes. You have Heat. Tingnan nyo wala si Heat. Sobrang lalim ni Heat. Si Toshi, sobrang lalim din. And nag-mountain shocker pa ka, si Haji. Kita lahat. Wala si Exort. Napakalayo pa sa turtle. Yeah, na-gets nyo, guys. Methodical approach. Nagkakamali din ng Omega. Don't get me wrong, no? Hindi sila Diyos, okay? Hindi totoo yung sinasabi nyo na walang awkward positioning ng Omega. Nagkakamali din sila. For one, ang daming useless deaths like this one. Useless death. Heath. Ang gusto nyo mangyari dito is depensahan nyo yung Torre against Rene J. Okay? But, could have waited for ano? Could have waited for the YSS. Honestly, could have waited for the YSS. Actually, pwedeng habulin sana ni Haji yun, no? Patay sana si Benedetta sa kanya. Shout kay Chester ko. Yo. Room for improvements ng NXP. I feel like still proper coach. No? Proper coach pa rin. Kasi batak na batak yung players nila. Sistema lang ang kulang. Yun yung ano, yun yung sa akin, guys. Ha? Hindi ko sinasabi na dapat gawin ni NXP. Pero ang tansya ko kasi sa NXP, sayang yung laro nila. Kasi minsan may mga movements sila na hindi nag-make sense. Ito, ang ganda rito sa to lang. Yung huli ni Yawi. Ganda niyan. Ah, ganda niyan. Oh, bias daw ako, no? Pero sinigaw ko, ganda! Oh, bias! Bias sa Omega. Nahuli si Adi. Sabi ko, ganda! Ganda ang huli ni Yawi. Bias sa Omega. Pag sinabi ko proper coach, guys, hindi ko sinasabing hindi proper yung coach sila doon, no? Ang sinabi ko, pag sinabi ko kasing proper coach, yung coach na tama para sa kanila. Okay? hindi trash talk yun. Hindi trash talk yun, guys. Again, proper coach, kung ano yung kailangan ng team, yun yung dapat kunin nila, no? And pag, sa akin, pag sinabi kong proper coach for NXP, technical and strategic coach, yun ang kailangan nila. Pabati sa NXP Week 1 Day 3 Champion, congratulations. Shout out kay Ash Cabana Dinglasan. Actually, itong specific clash na to, no? Magandang example to. Against Omega. NXP had this one out. Sobrang weird, sa totoo lang, ng positioning ni ano dito, ni Heath. You're playing Natalia, and you're playing alongside Curtizy and Toshi. So, this was not a team fight that they're gonna win. Late din yung purify sa totoo lang ni Kurt. Actually, dapat nga hindi niya na pinurify yun eh. Tapos dashback pabalik. So, again, may mga lapses pa rin si Omega. No? May mga mishaps pa rin, may mga mechanical errors. Pero, alam mo yun, nandun yung experience pa rin eh. Ano bang coach si Doggy kung di siya strategic? Di ko alam, guys. Again, I don't speak on things that I don't know share about. Kasi di ko alam kung anong ginagawa ng next play. Di ko alam kung anong approach si Doggy sa game. Di ko alam kung anong ginagawa na Chester doon. Di ko alam kung anong ginagawa na Yolo doon. I can't say anything about NXP, especially with their coaching staff, kasi hindi ko alam kung ano itsura nun. Okay? Di ako magka-comment dyan kasi di ko alam yan. Okay. Shout out kay Adrian Nino. Coach, ano masabi mo sa style ni Ducky as a coach? Again, di ko alam. Kasi hindi ko pa nakikita mag-coach si Ducky, personal, okay? Personal experience, hindi ko pa nakikita. Ito yung mga mishaps, no? Nung sinasabi ko kanina, may mga lapses pa rin talaga si Omega. Ayan, dapat di na pumalag si ano, di na pumalag si Curtizy, pwede naman nag-back na lang sana, di ba? So, ang dami pa rin loopholes sa game ng Omega. Shoutout kay Pachi, yan si Seiya. Shoutout kay Seiya. Seiya Ora.
Follow siya guys, page, ano, page niya is, Saya din, di ba? Saya Ora. Ayan, si Pachi Fahilan. Oo, ang hirap i-predict ngayon, sino malalaglag sa totoo lang. Top of the mind, Signal Ultra, kasi wala pa sila laban. Si Lugi sa score. Actually, ito medyo ano to. Sa totoo lang, sobrang weird nito para sa akin. Ang isang Ling, by the way, ang isang Ling kasi, yung teamfight presence niya, dependent yan sa ultimate niya, okay? Si H2O, na pwersa mag-ultimate dito. Now, I understand that the concept behind Ling and YSS is that YSS is actually good. I mean, Ling is actually good against YSS, okay? Shoutout ulit kay Mara Aquino. Thank you for sending 100 stars. Feeling ko libre na kita na Starbucks bukas. May balik, no? Thank you for, ano? Thank you for staying, Mara. Sobra. Di ko alam kung anong ginagawa mo, ba't ka nakikinig sa akin. Pero thank you so much. What's 100 stars? And guys, follow niyo si Mara, no? Follow niyo siya. Host natin for MPL. Follow niyo yung Facebook page niya. Feeling ko, Mara, plug mo na yung Facebook page mo. Anyway, going back. Si Ling, sobrang dependent niya sa ultimate niya, no? Yung Tempest of Blades. I understand the concept behind Ling versus YSS. Ling is good against YSS. But in this case, in this specific case, na-force out na yung ultimate mo. So the only way you're fighting YSS is with your second skill, no? You don't fight into YSS. Parang nang ganun, no? Man fight, Ling versus YSS, no! Big no. You need your ultimate. So questionable sa akin yung decision ng NXP para ituloy yung laban. And to be honest with you, ganda ng response ng Omega, no? Nung nakita nila, tingnan nyo ito guys, ha? Ang bilis ng reaction. Pababa sila lahat. Si Heath actually mag-check pa dapat ang top lane. Pero the moment na nahuli ni Haze, si H2O dito, lahat sila pababa. Bakit? Walang ultimate si Ling. Ano masabi ko sa performance ni Heath kanina? Medyo pangit yung Natalya kanina, to be honest. Medyo pangit yung performance na Natalya kanina, but it still does what it does. It still provides vision, and it still provides cleanup for the team. So, silence pala, di cleanup. It still provides silence for the team. And eto, dito nyo makikita yung ano, yung capabilities ng player. No? Yung sobrang alam ng player kung ano yung limit ng hero. Eto kasi, eto actually, may ang tawag rito guys, bastusan moment. Pag sinabi ko bastusan moment, paano ka papatayin ng kalaban mo? The answer is, di nila akong papatay, coach. Do whatever you want to them if you're not doing objectives. If you're not taking objectives, do whatever you want to them. Kasi si Toshi dito, wala namang papatay sa kanya. Ang natitira lang is Pakito and Akai. Paano ka papatayin yan? So hanggat hindi sila nakaka-uwi, busitin mo sila. Bawal umuwi ang mga yan nang hindi napapahirapan buhay nila. Bastusan mo umit. Okay? Tingnan, hahabulin niya yan hanggang dulo ng mundo. Diba? Hahabulin niya yan hanggang dulo ng mundo. And yan yung capabilities ng isang player na alam yung limits ng heroes. And actually, to be honest with you, it's a good Esmeralda game din as well. Because NXP picked up a Pakito, a Ling, and a Benedetta. These three heroes do not deal with Esmeralda that well. Legit. Hindi ganun kagandang, hindi maganda yung game nila against Esmeralda. Esmeralda is actually a threat here against NXP. Kaya nga medyo duda ako bakit di nila kinounter. But then again, it's NXP. So baka gusto nila laruin talaga yung Esmeralda. So nandun ako sa point na yun. Binibigyan ko na ng benefit of the doubt yung mga players. After that, the threat is, okay, anong threat natin for this Lord take? Quiz time, guys. Anong threat natin for this Lord take? Bibigyan ko kayo ng chance para masagot yung natama to. If Omega Esports want to take this Lord, what is the threat? Simple analysis lang yan eh. Gusto nyo itake itong objective sa to? Anong pumipigil sa inyo? Okay. Anong pumipigil sa inyo? Akai ult. Okay, sige. Akai ult. Kita nyo, guys. Nakita ni Haze Yawi. Yeah, lumabas si Yawi. Akai ult. Wala na. Okay? Wala na si Hurricane Dance. Next threat, guys. Kaya niyan. Next threat. Link split push. Where?
Look at the map! Look at the map, guys! Teka, nakaharang ba ako sa mapa? Hindi. Link split push! How? There's no lane to split push. Okay, Kadita. Sige. Good answer. Good answer. Kadita. Tingnan niyo yung, ano, tingnan niyo yung galaw ni Heath. Checking all the bushes. Yeah, going on Yawi. And makikita nila si Exhort. Diba? Ito, itong ginagawa ni, ano, itong ginagawa ni Heath, ang tawag ko dito, gravitational pull, no? Para kasi Pain. So, sa mga nanonood ng Naruto dyan, magigets nyo yung, ano, magigets nyo yung analogy. Para kasi Pain, okay? Gravity pull, okay? Pihilay mo lahat ng attention mo, attention ng NXP papunta sa'yo. Kasi, meron tayong tinatawag na box. Ano yung box, guys? Ito yung area na safely sa inyo. Safely sa inyo, why? Hindi makapasok yung kalaban nyo. Sino, paano papasukin ng NXP yung Omega? Siling lang yung makakapasok dyan. But then again, pagpapatay-patayin siya ng Hido sa Omega. So, ang kailangan lang gawin ni Heath in this moment, dahil wala ng Hurricane Dance, is hanapin yung heroes ng NXP, mambuisit, at kung pag nakita niya yung Kadita, lipat attention kay Kadita. Bakit? Ba't kailangan niyang gawin yun? Actually, dalawa play ni Heath. Either mambuisit siya or hanapin niya Kadita. Pero pag nambuisit kasi siya, talagang makikita niya yung Kadita. Okay? So, si Heath, pasok lang. Okay? This effectively extends the box. No? Lumalaki yung box ng Omega Esports. Lumalaki yung teritoryo ng space na kita nila lahat. Okay? So, si Heath, kita niyo yung movements niya dito. Check bush, check bush. Nakita niyo si Yawi, buibusitin kita. Tignan niyo rin yung positioning haze. Ito yung box, guys. Tignan niyo gano'ng kalaki yung area. Di ko alam kung kita niyo yung mouse ko, no? Kung gano'ng kalaki yung area na kontrolado ng Omega na bawal pasukin ng NXP. Okay? You don't have heroes like Baksha that can do this. You don't have heroes like Yuzong in this game that can do this. Si Ling lang. Ang problema nga, again, pag kumasa si Ling dito, pagpapatay-patay siya, okay? So, this zoning from Haze and Heath is really crucial for this Lord Tick. Bakit? Hindi makapasok si Yawi at si Exhort. Bakit? Nakaharang si Haze at si Heath. Pag kumasa sila dyan, patay sila doon sa mga nagla-lord, okay? I-re-reset ng Omega yan, magla-lord. Eh, ano, pagpapatay-patay nila yung heroes na NXP, okay? Kahit i-reset ni Omega, walang problema. Although, kinumit yung Zaman Force, no? So, medyo, feeling ko, I doubt i-re-reset nila yan. Baka i-commit pa rin nila. Pero yun yung idea. Okay, yun yung idea. Tapos after that, wala na. Takbuhan portion. Kasi bakit? Wala nang objective si NXP, magbabak na, and Toshi, just, you know, being Toshi. Does Harit win games? Hindi naman lahat. Di naman always, okay? May mga games na pangit mag-Harit sa totoo lang. May mga games na pangit mag-Harit. Anong possible way para manalo sa Lord Clash na yun? Okay, sige, discuss natin, no? Anong chance sana ni NXP? Okay? Anong chance ni NXP? Yan. Honestly, Yawi, checking this bush is fine. Normal yan sa ano, normal yan sa tank na mag-check talaga ng bush. Pero not this way, no. Napagamit siya ng ult kasi. Pwede naman kasi niyang gamitin kasi hindi mo pa na-check yung bush eh. Pwede mo gamitin yung second skill mo. 'Di ba? Pag may tinamaan, nice, may tao doon, 'di ba? Kontrolin mo yung kalabang bush. 'Di ba? Is it really hard? No. 'Di ba? Hindi naman siya papatay dito. So, natakot siya to commit the Hurricane Dance. That's the first mistake. Honestly, the call here should have been tapon ng blender doon sa may damo. Tapos lipat doon sa may bagong bush, okay? Sa bagong bush. Lilipat sila sa bagong bush. Ito yung nasa kaliwa. Yan, yung nasa kaliwa, guys. Lilipat sila dyan. Okay. Problem is, kinumit yung Akai ult. At this point, you're letting Omega get this Lord no matter what. Split push whatever lane we can. Kasi may Natalia. And sinabi ko to during the draft, even if the Natalia doesn't scale that well, ang problema pa rin is it does what it does. It provides vision and it annoys the hell out of NXP. Pag sinabi kong it annoys the hell out of NXP kasi may mga movement sa mapa na hindi mo pwedeng gawin. So, this specific scenario, the only Hail Mary play they could have done is split push whatever they can. Kasi makukuha na talaga na ano.
Pinakuha na talaga na ng Omega yung Lord. Okay? Ano sa tingin ko mangyayari? Sa tingin ko mangyayari kung si Dale na punta sa NXP? Eh di, maganda ang posisyon ni NXP ngayon. Yun ang ano ko, tansya ko. Maganda ang posisyon ni NXP kung nangyari yun. Nahuli si H sa baba, oh. Nasurpresa siya, eh. Boom! After this, wala na. Nung nakuha yung Lord, wala na. Ganda rin kasi ng moves ng Omega Esports. After that, nung nanasi Ling, wala na. Tapos na yung laro. After this, wala na. Hindi na nila kinaya. So yun, no? Ang dami ano yun. Ang dami kasing, ang daming ano din. Ang daming loopholes, no? Sa game ni NXP. Draft. May ang daming issues din. So, it's more of overall game understanding sa side ni NXP. So, yun yung sinasabi ko kanina, no? Na kailangan din ng NXP ng proper coach. Pero to be fair kasi sa NXP, batak naman sila. It's just that lamang sa experience talaga tong Omega. Kasi may mga specific situations sa game na si NXP iniisip yung solusyon sa game mismo. Si Omega, alam na kung ano dapat gawin. Okay? Tulad ng Lord kanina. Okay? Yung Lord kanina, alam natin na ang proper call doon, from our perspective, was to just fight. Si NXP, syempre, nag-iisip pa yan, no? Hindi pa nila alam na ito, kung ito pa dapat yung dapat na play. Si Omega, basic, split push. Diba? Alam na nila yun. So, kumbaga parang, ano na sila, muscle memory na sa kanila yun. So, yun yung naging advantage, totoo lang, ni Omega over NXP. And, to answer the question, bakit natalo ang NXP sa Omega? It's not because of their incompetence, no? To be fair, ginawa naman ng NXP yung best nila. Even against Brand, no? Kita naman natin kung gaano kabatak yung mga players ng NXP. But then again, the experience just shows on the side of Omega. If you have good drafts, and if you have both, if you have two teams that are both equally skilled, the team who has better plays will always win. And yan ang ano, yan ang lamang kasi ng methodical at systematic approach. Lahat ng possible scenarios ni Omega. Sa game na yun, hindi ko naman sinasabi na lahat ng scenario may sagot si Omega. Pero sa lahat kasi na nangyari sa kanila against NXP, na-experience nila yan. At alam na nila yung sagot, no? Alam na, napagdaanan na nila yan. So, yun. Yun ang ano. Yun ang analysis ko dun sa ano na yun. Dun sa game na yun. Prediction para bukas? My goodness. Ano ba mga games bukas? Anong games bukas, guys? Taka lang. Hanapin ko lang. 2 hours na pala ako. My goodness. My goodness. Okay. Ano bang games bukas? Tignan ko lang games bukas, guys. Okay. Anong masasabi ko sa laro ni James? Actually, magaling si James, ah. Legit. Magaling si James. Aura Bren. Feeling ko ano to? Bren, pero 2-1. I think kaya umisa ng Aura. Ayoko na kasi nag-favorite. Yan, eh. Dami na sasaktan damdamin, eh. Blacklist LPE, I feel like this could go LPE 2-1 or Blacklist 2-1. Basta mag-2-1 sa series na to. If it goes 2-0, hindi ko alam kung kanino, sa totoo lang. Pero feeling ko 2-1 to. LPE 2-1. Or, hirap kasi din kasi nung sitwasyon ni LPE ngayon, guys. Di sila magkakasama. Diyan ko, di ko alam. Baka Blacklist, sa totoo lang. Baka Blacklist 2-1. So, yun. Sabado at Sunday na game. Ano bang game Sunday? Games na Sunday, Work NXP. Okay. Work versus NXP. Shucks, mahirap to, ah. Feeling ko NXP 2-1. NXP 2-1. Bren versus Exe. I would say... Shucks, hirap, ah. Bren 2-1. Onyx LPE.
Itong series na to, feel ko 2-0 eh. Either way, Onic 2-0 or LPE 2-0. Depende eh. Actually, di ako makakapagsalita doon sa Onic LPE eh. Ganti ko ba nakikita yung LPE black, ano, LPE blacklist. Pero feeling ko for now, I'd go Onic 2-0 against LPE. Work, NXP 2-1 against Work, Bren, 2-1 against XA, or 2-0, 2-1 against XA, and Onic 2-0 against LPE. So yun. Pwede mo mag-back yun kasi kailangan ko makita yung mga games bukas. Okay? So, yun na yun, guys. Maraming salamat. Coach, kung kukunin ka na ng NXP, gusto mo po ba? I don't care kung NXP sila. I wanna win. And ako, tinitignan ko lagi yung roster. Kung kukunin ako ng NXP, pwede naman. Kung gusto nila, kung ayaw nila, okay lang din sa akin. Okay? So, yun lang yung sa akin. So, guys, thank you for watching. Thank you sa mga nag-clip, no? May mga nag-clip ng ano natin, stream natin. Thank you so much sa mga tumambay at sa mga nanood. 2 hours, guys. Sobra solid kayo. Maraming salamat. Thank you so much, guys. And kita-kits tayo bukas. I'll be doing solo analyst work again tomorrow, no? Kanina lang actually nag-request ako makakapag-cast. Kasi, na-miss ko mag-cast. Pero, yeah. Yun na yun. Maraming salamat, guys. Thank you so much for watching. I hope marami kayo natutunan. And, sana, makitambay ulit kayo sa ating next na live and video, guys. Okay? Thank you so much for watching and see you soon. Baka mag-TikTok na rin ako ulit, no? Good news, baka makapag-TikTok na ulit din ako. So, sa mga nag-abang ng TikTok content dyan, stay tuned. Okay? Good night, guys. Goodbye and see you tomorrow. Bye-bye.